Yo, what up sa inyo lahat, WB Mulet. Yan tayo muli, andito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung sana andito tayo sa PHTV, subscribe kayo dyan mga kabalits. At eto na nga mga kabalits, Chinese warship hinarang ng US Navy, China balak umanong pigilan ang drill ship ng Pilipinas sa WPS. At yun, paalala lamang, ito at reaction video lamang. Ano mong sumang sa larawang dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Iniulat na sinabi umano ng isang source na dumating na ang aircraft carrier ng US Navy na USS Ronald Reagan sa West Philippine Sea, at sinabi ng ilang eksperto na isa umano itong malakas na mensahe laban sa mga ginagawang panggigipit ng China sa nasabing karagatan. Matatandaan na iniulat noong nakarang linggo na nagdesisyon ang US Navy na ipadala ang aircraft carrier nito na USS Ronald Reagan sa West Philippine Sea matapos ang nangyaring insidente na kung saan hinarang ng Chinese Coast Guard at binomba ng water cannon ang isang supply ship ng Pilipinas. Ang USS Ronald Reagan aircraft carrier ay nakabase sa Yokosuka, Japan, at sinabi ng Department of Defense ng Estados Unidos na kaya nila dineploy ito sa West Philippine Sea ay upang mapanatili ang kaayusan sa nasabing karagatan. Yan nga mga kabalits natin, oh, ito nga ang isa sa talaga nga nagiging tugon umano. Itong pagpapadala nga ng kanilang aircraft carrier nga, no, na kung saan itong US Navy ay talagang hindi nagdadalawang isip na talagang tuluyang nga umakbang, na ito umano nga aircraft carrier na to na talagang hindi nagdadalawang isip na pigilan ng ano't ano pa mga balakin o tangkain ng mga checkpoint to, na tuluyang nga pagsakop o pagkuha nga ng mga teritoryong inaangkit to, no, dito nga sa West Philippine Sea, na talagang nga dapat lamang na talagang hindi magtagumpay itong mga checkpoint to sa tulong nga na ginagawa nga paghakbang o talagang nga mga nagiging pagtugon itong US, no, upang labanan at harapin ang ano't ano pa mga banta o hamon ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to. Dahil dito nga ilang nga itong mga checkpoint to na tuluyang makasagupa o tuluyan nga talaga nga tumugon itong mga checkpoint to laban dito sa US, dahil alam at alam din nila yung kanilang kakahantungan at talaga nga hindi basta-basta, no, makakaporma itong mga checkpoint to kapag tuluyang nga pinigilan at hinarang at talaga nga gumawa ng aksyon o no, hakbang itong US laban nga sa mga tungan na dipungkul ng mga checkpoint to nga, no, sa West Philippine Sea. Dahil alam din ng mga checkpoint to yung lakas at kapasidad na meron din itong US na maaari nga maharang at tuluyang hindi nga magtagumpay yung mga binabalak at plano nila dito nga, ano, sa parte ng ating mga soberanya o teritoryo. At yun, tuloy pa natin. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na kailangan nilang ipadala ang kanilang aircraft carrier sa West Philippine Sea upang magdalawang isip umano ang China na gumawa ng isang peligrosong aksyon na posibleng pagsimula ng isang gulo. Ito ay matapos iniulat na isang major labor group ay nagpahayag ng malakas na suporta para sa plano ng Armed Forces of the Philippines na bumuo at magtalaga ng mga citizen soldiers upang tumulong sa pagprotekta at pagdepensa sa West Philippine Sea. Sinabi ng Federation of Free Workers sa kanilang pahayag ng inisyatibang ito ay makakatulong sa pag-iwas sa isang direktang military conflict, at ang paglahok ng mga ordinaryong Pilipino ay makakatulong din sa pagsulong sa ating pambansang interes. Sinabi nito ng pagtatanggol ng bansa laban sa agresyon ng mga dayuhan o pagprotekta sa ating territorial integrity ay tungkulin ng bawat Pilipino, hindi lamang ng AFP. At ito ay sumasalamin sa isang magkasama at nagkakaisang puwersa na handang pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas. Kinumpirma naman ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang estratehiyang ito. Sinabi niya na mga bagong personnel ay pangunahing kukunin
mula sa Reserve Force ng Sandatang Lakas, kabilang na ang mga potential candidates mula sa Fisherfolk community. Sinabi ng Federation of Free Workers na suportado nito ang inisyatiba ng Armed Forces of the Philippines na kung saan nagbibigay din sa mahalagang papel na gagampanan ng mga ordinaryong mamamayan sa defense strategy ng bansa. Idinagdag ng FFW ng inisyatibang ito ay hindi lamang magpapalakas sa ating maritime defense, ngunit nagpapalalim din sa ating nagkakaisang commitment na pangalagaan ang integridad at soberanya ng ating bansa. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi ng isang source na nagpahayag umano ng suporta ang gobyerno ng India sa Pilipinas at binatikos ang ginawang pagharang at paggamit ng Chinese Coast Guard ng water cannon laban sa supply ship ng bansa. Sinabi ng Defense Minister ng India na si Rajnath Singh na mali umano ang ginawa ng China dahil ang mga barko ng Pilipinas ay naghahatid lamang ng mga kinakailangang supplies para sa mga sundalo nito na nasa Ayungin Shoal. Pinayuhan na nasabing Defense Minister ang komunistang bansa na sundin ang international na batas, lalong-lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea na kung saan ang China ay isa sa mga signatory. Idinagdag ni Singh na balak umano ng Indian government na magpadala ng mga barko sa South China Sea at kasama ito sa plano ng New Delhi na palakasin ang kanilang pakikipag-alyansa sa mga bansang kumakalaban ngayon sa China. Iniulat ito matapos pagtibayin ng Senado ang isang resolusyon laban sa patuloy na ginagawang panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas kasunod ng privileged speech Juan Miguel Zubiri na kumukundina sa paggamit ng CCG ng water cannon laban sa supply ship ng AFP. Sinabi ni Zubiri na layon ng kanilang resolusyon na harangan ang mga major projects na hawak ng mga Chinese-owned na corporation sa bansa at sa katunayan, kinausap niya ang DPWH at DOTR upang maiwasan ang pag-award ng mga proyekto lalo na sa mga state-owned corporations ng China. Dapat ibigay ang mga proyekto sa mga bansang mayroong parehong pananaw at paniniwala sa Pilipinas tungkol sa mga isyu ng pag-aagawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Senator Zubiri na plano niyang makipagpulong muli at pag-usapan ang panukalang ito sa Department of Public Works and Highways para hindi mauna sa mga proyekto ng gobyerno ang mga Chinese-owned companies. Dapat din anyang simula ng mga Pilipino ang pag-boycott sa mga produktong nagmula sa China tulad ng ginawa ng ilang bansa sa rehiyon. Gayunpaman, ayon sa isang dating miyembro ng gabinete at ekonomista, ang pag-boycott sa mga Chinese products ay magiging mahirap. Sinabi ni Ernesto Pernia, dating Director General ng National Economic Development Authority, na hindi ito magiging madali dahil marami pa rin mga bansa ang bumibili mula sa China. So kung tayo lang, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Yan nga mga kabalits natin ay mga ilang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan na kung saan ito nga yung nga patuloy umano nga nagiging hakbang at galaw nga nitong US.
upang kontrahin na talagang malabanan ng ano pa mga maling tangkain o akbang ng mga checkwang to na hindi tama dito nga sa parte ng mga teritoryong nais itong sakupin at kunin nga, no, kabilang na itong West Philippine na kung saan yung pagpapadala ng kanilang aircraft carrier nga. Isa sa nagiging tugon daw umano, ang isa sa magiging tugon daw umano itong US upang mapigilan na talagang hindi nga magtagumpay yung hangarin dito, no, na nagpapakita lamang na itong US ay handa ngang sagupain, no, o handa ngang harapin ng ano't ano mga maling aksyon o hakbang ng mga checkwang to sa parte ng mga teritoryong. Kung matatandaan natin na talagang itong mga checkwang to ay ilag nga na tuluyang makumporta nitong US, no, na itong US naman ay talagang gigil din sa mga hindi tamang tugunin at nagiging hakbang na mali nga. At yung mga aksyon na hindi tama ng mga checkwang to ang isa sa patuloy na naisarapin o talagang harangin nitong US, dahil alam at alam ng US na itong mga checkwang to na nais ngang magpalawak ng kanyang teritoryo at tuluyang madumina. At tuluyang maisakatuparan yung plano at balak ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. At tuluyang pagkontrol at pagharian niya itong buong West Philippine Sea. Dahil alam at alam din ng mga checkwang to na isa to sa malaking advantage pagdating nga, no, sa mga labanan. Kaya itong US patuloy din naman, no, sa pagharang at talagang mga pagtugon sa mga pinaplano, hakbang at balak ng mga checkwang to na hindi inahayaang magtagumpay ito. At sa nagiging lagay din ng ating bansa ay patuloy at patuloy din naman natin ipinaglaban ito dito nga sa mga checkwang to, dahil ayaw din natin mawalan ng teritoryo at yung mga bansang handang tumugon na talagang patuloy din na mga ibigay, no, yung kanilang suporta at pagtundin dito, no, sa ipinaglalaban nating mga soberanya o teritoryo nga. Hindi rin hahayaan ng ating hukbo o ng ating hanay na tuluyang mapasakamay lamang ito ng mga checkwang to at tuluyang mawala nga sa ating bansa itong teritoryo natin. Kaya ganun at ganun na lang din yung mga hakbangin o mga plano o yung mga pagtugon na talagang nais nating ibigay sa bahagi ng ating soberanya o teritoryong ano. At dyan pa nga, yung patuloy at patuloy din na talagang paghahangad na i-boycott nga o talagang tablahin ang anumang produkto ng mga checkwang to na isa nga na talagang maaari nating protesta o malaking pwede nating maging hakbang laban dito sa mga checkwang to sa China. Yung tuluyang pagtalikod at hindi nga pagtangkilik, no, sa mga produkto o mga gawang checkwang ang isa sa talagang pwedeng maging hakbang ng ating bansa upang tugunan yung mga ginagawang hindi tama sa atin, lalong-lalo na yung mga pambubuli at mga pangharas nito, no, na isa nga ito sa mga umano'y epektibo na maipakita nga yung ating daing o talagang pagprotesta o talagang hindi pagtanggap sa mga malita malingang hakbangin ng mga checkwang to, no, laban nga, no, sa ating subalit nga talagang napakahirap daw itong gawin dahil nga marami pa rin nga mga Pilipino na tumatangkilik sa gawang mga checkwang, no, kaya sa talagang maaring kaharapin pag tuluyan nga tinalikuran o talagang i-boycott itong mga produkto ng mga checkwang to, no, na itong mga Pinoy o mga Pilipino ang lubhang isa sa talagang mahihirapan nga na tuluyan nga talikuran o hindi nga ang kilikin itong produkto ng mga checkwang to. Pero yan nga ang isa sa mabisa nga talagang pagpapahayag ng pagprotesta o talagang hindi nga, no, pagsuporta sa mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. At kayo na lang bahalang magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At yun, mga kabalits, tumulang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.